Yo. Ayun, binudol lang sarili. Meron na tayong ano, galing tayong Artemar, ako walang dali. Bumili ako ng 10 gallon tank. Hindi, wala lang. Para mapalitan ko yung mga 5 gallons ko. Ayan. Siyempre, ito, lalo na tong sa Marble Molly tank. Kailangan ko na yan dyan sila nailipat. Ayan, ayan na yung ating 10 gallon. Nilagyan ko na ng mga pebble, mga gravel. Pero sa setupan ko na lang yan siguro pag cycled na. Kasi medyo busy pa. Isa-cycle lang natin yan. Kukunin natin tong sponge filter na yan. Kasi dalawa naman yan eh. Tapos lilipat ko dito ngayon gabi. Tapos cycle natin. Saglit lang yan since gagamit tayo ng sponge filter na may mga beneficial bacteria. Ayan, so kinuha ko muna yung tubig na itong 5 gallon. In-empty ko siya hanggang dito. Para syempre mabuhat ko. Hindi naman ako superhero eh. Ayan, tapos lipat ko na lang ulit mamaya. Pinag-iisipan ko pa kung dito ko ba ililipat yung 5 gallon o dito na mismo. Pero syempre hindi kasha dito, di ba? Kaya tingin ko dito yung 5 gallon tapos ililipat ko yung 2.5 dito. Pag all goods na, balikan ko kayo. Yes! Onti na lang. Ayan, nailagay ko na. Medyo kapos pala yung nabili kong substrate pero okay lang yan. Since magsa-cycle pa lang naman tayo ng tanke natin. Okay lang yan. Dadagdagan na lang natin. Iniisip ko, baka ilagay ko rin dyan yung serious stones. Ayan, unahin ko munang ayusin yung 5 gallon. Bago natin punuin ng tubig yung ating 10 gallon sa taas. Ililipat ko rin pala itong 2.5, sabi ko kanina. Shit. Ayan na, hindi ko na nilipat. Pinagtabi ko na lang sila since ginamit ko rin naman itong plywood na ito noon. Sa dalawang to. Pinagtabi ko yan dati kung ano, kasi hindi ko na nakukuha na yan. Ayan, pinagtabi ko na lang sila, pasok na pasok sa banga. Oh, kitang-kita niya niya. Okay, so re-repilan na natin ito ng tubig. What's up? Ayan na, tapos na. Busang gala, pagod na pagod ako. Ayan na yung 5 gallon natin na nandun sa taas kanina. Okay naman, nailipat ko naman ang matiwasay yung mga marble molly natin. Tapos ito yung feeder. Yung ilaw, nilagay ko na lang muna dito. Tapos, since wala pang sariling ilaw to, ang ginawa ko dyan, yung sa 2.5 gallon, dito muna. Ayan. Kasha naman eh. Para makita nyo lang. Pero hindi naman kasi kailangan yan ilawan talaga. Sa ngayon ah. Tapos nandito pa rin. Hindi pa nagda-drop yung ating ano, Big Mama. Pero kasama nyo yung iba nating fry dyan. Hindi pa rin nagda-drop yung pea dirt natin na guppy. Siguro by this weekend, meron na to. Ah nga pala, sa Linggo, nandun ako sa Pamborgan, Las Piñas. Magtitinda tayo ng mga black mollies, tsaka na ating marble mollies. Yan yung mga common mollies na. Pero ito, galing to sa ano, sa Black King Balloon Molly. Yun nga lang, nagkaroon ng mga long body kasi nanak. Yan, yan, isa yan sa nanay nila ito. So, diba, mali pa yung tinuro ko. Yan. May mga lyretail din naman kasi dyan na long body, kaya ganda rin. So, tingin ko pwede natin yan ibenta doon sa simbahan. So, samahan nyo ako sa Linggo. Siguro punta kayo, dalaw kayo doon kung mapadaan man kayo. Nandun lang ako sa may hagdan, yung sa may monumento ni kung sino man yun. Since nandito na rin naman tayo, eto. Malimutan ko, siguro isi-setup ko to bukas kapag medyo okay na yung tubig. May dalawa pa akong serious stone dito, tsaka dalawang dragon stone. Ito, bigay ni Ma'am Caitlin. Ma'am Caitlin! The schoolmate ko yun dati, binigay itong kasama itong 2.5, bigay niya yan. Yan. Ay hindi, tatlong pirasong ano pala ito. Tapos may isa pang flat stone. So yan, titingnan natin kung paano natin mapapaganda yung 10 gallon sa mga meron tayong bato dito. Yan, meron pa tayong maliliit na ano, pebble. Yan. Yan, so bukas tignan na lang natin kung anong magagawa natin dyan. Yo, good morning guys. Ayun, kinabukasan na ng ating setup na 10 gallon. Pero hindi kasi ako sure once, ano lang yun eh, one day ko lang in-stock yung ano, yung tubig dito sa ating ano, container yan. Pero nilagyan ko naman siya aquacare for a day.
Kaya inista ko pa rin to ng isang araw pa para mas sigurado tayo. Tapos pipigain ko lang tong sponge filter ng 20 gallons ko. Kasi dalawa naman yan eh. So ililipat ko na lang to. Pipigain ko yan dito para magkaroon ng beneficial bacteria at makapaglipat na tayo ng isda. Ayan. Kaya nilagyan ko rin ng substrate muna kahit papaano. Magkaroon ng kakapitan yung beneficial bacteria at hindi lang sa sponge filter na galing dito. Ililipat ko na rin yung female nito. Siguro. Sayang din kasi kapag nakain nila yung fry. Ayan, yung female natin. Laki na niya, botchog na yan. Saan ba yan? Ayan. Malapit, malapit, lapit na to. Lilipat ko na lang to dun sa maliit na lalagyan. Tapos yung mga fry nito, ilalagay ko dun sa 10 gallon. Ayan, kukunin ko na yung ano, sponge filter. Wait lang. Tanggalin muna natin itong salamin dito. Ay, lumublob! Dito ka muna, para safe. Tapos, ay, natutuyo na yung dahon. Patuloy ko lang. Just go wait lang. Ayan. Nahirapan kasi ako eh. Nakatali kasi itong hose dun eh. Kaya, ito. Lulubog ko lang yan dyan, tapos pipigayin ko lang. Sana di umapaw, no? Dami ko palang nailagay na tubig. Ayan. Actually kasi, kakapiga ako lang nito noong isang araw. Nilinis ko tong sponge filter na to. Kaya wala masyadong dumi. Pero mayroon pa rin yung bacteria dyan. Hindi lang natin nakikita, syempre. Cycle lang natin to ng ano, isang araw. Pwede na yan. Since may ano naman, ready na bacteria na. Ngayon, ito, malinis na. Iisa na lang yung ano, sponge filter natin. Lahat ngayon ng water lettuce ko mapupuntahan sa gilid. Ito pala, natanggal yung dali. Like natin. Yan. Diba, ang ganda na yan. Dalawa na yan eh. Ito yung isang bagong sibol. Nga pala guys, ito. Nag-iisip din ako kung o-order ako kay Sir Hendrix ng Blue Panda Gapi niya. Kasi kung makikita niyo sa bago niyong upload, ayan, kahapon lang ito eh. Meron siyang tinitinda na Blue Panda Gapis. Tapos parang around dalawa lang yung kaya niyang i-release na tryo. So kukunin ko na isa, yung isang tryo. 150 lang to guys, yung tryo niya. So kuha na rin kayo. Magandang quality niyan, tingnan mo. Magandang quality ng gusto, ano niya, Blue Panda niya. Ayan, may buntis pa. 153 yun, benta natin yun. O diba? Gaganda, umikintab. Limited lang yung ating female. So yun, pinag-iisipan ko kung saan ko ilalagay. Kasi meron naman na tayong bagong 10 gallons. Pero iniisip ko kasi talaga dyan ko ilalagay yung mga fry ng Peter. Tapos siguro isasama ko na rin yung fry ng Black Balloon King Molly natin. O diba, baliktad? Black King Balloon Molly. Yan. Ayan, yung nanay mo. Kasi tingin ko magdadrop na rin ito. Taranta ako kasi pag uwi ko, nagpagupit lang ako saglit. Tapos pag uwi ko, nagdadrop na yung ano, yung BKBM natin na Big Mama. Though, ayun, tinapos ko muna kasi ayoko mag-video ng ano. Yung nanay, nilagay ko muna doon kasi chinage water ko na yan. Kasi inalis ko na rin dyan yung mga maliliit na, yung mga fry natin na ano, Marble Molly tsaka ibang Black Balloon. Ayan, ililipat ko na sila sa 10 gallon tank. Ngayon, ito, ililipat ko na sila doon. Pero i-acclimate muna natin. Since nag-change water nga ako, at galing yung stock water na yun sa labas, baka medyo, syempre fry to, masisila. Ayan, acclimate natin to. Yung show tank ko pa yung pinangano ko. Ayan, sige, acclimate na natin. Ay, pusang gala. Muntik pa tumumba. Ayan, hindi pa nga tapos mga anak eh. Na-istorbo ko tuloy. Sana hindi masyado ma-stress. Patong na lang natin dito sa sponge filter. Ayan, tas sandal natin. Para di tumumba.
So, balikan ko na lang kayo kapag nililipat ko na. Ayun, so okay na. Tapos na tayo sa animation natin. Ilalagay ko na ito. Pero baka may natira. Meron nga. Mukhang ayaw mo pang lumipat ah. Mas magiging masaya ka dito. Ah, kung ko lang tandaan. Tapos. Lipat na rin natin dito. Hindi naman niya kinakain yung fry. Hindi naman kasi sila natural na fry eater. So, okay lang yun. Hindi lang tayo sure kung makasurvive sila since medyo stressful yung nangyari na panganganak nito ni Big Mama. Pero sana makasurvive yung mga fry natin. Kaya agapan ko na kagad tong sagapi. Ililipat ko na to bago pa mga anak. Hirap pala kapag ano. Kapag umaalis tapos may buntis na isda. Yan. Nakakuha na ako ng lalagyan. Ito na lang. Nilinisan ko kasi may metblo ka na yun. Ayan. Nilagyan ko ng asin. Tapos minekos-mekos ko na ganyan. Tapos nilagyan ko rin ng dahon. Yung hydrilla ata to. Galing sa ano. Outdoor setup natin para magkaroon sila ng beneficial bacteria. Ayan, may nakalutang pang abnormal. Lalagay ko lang dito yung ano, yung guppy. Ayan, nandiyan na siya. Kaso nung inuhuli ko, nahulog dito. Buisit. Pero yan, okay naman. Sana hindi magano, ma-stress ng sobra. Yung sa ating marble molly naman, common. Nailipat ko na sila dito. Ayan, mukhang masaya naman sila. At meron nga pala dyan 6 ata o 7 na BKBM fry. Hinalo ko na lang. Yung mas malalaki, ayan. Yung mga mas malalaki dyan. Makikita naman natin yun since medyo long body yung ano, mga anak ng BKBM ko na nauna. Ayun guys, so hanggang dito na lang siguro muna tong video na to. Update ko na lang kayo sa mga mangyayari sa susunod. Happy fish keeping. Let's go!